Hello mga kabebe, welcome back to my channel. If you are new to my channel, please subscribe and click the bell button para makatutok sa aking upcoming videos. Mga kabebe, welcome back to my channel. So, ayan guys, mali first po is ilalagay na po natin yung all-purpose cream sa ating container. Basically, gumagamit po talaga ako nung Nestle all-purpose cream, but this time is gagamit po ako ng Angel's all-purpose creamer. Na-curious lang po kasi ako guys, kaya ito po yung gagamitin ko. And after that po is gagamit po ako ng electric hand mixer pang beat po sa ating mixture. Ayan, bali, 2-3 minutes lang po, guys. Hintay lang po natin siyang maging creamy and smooth. So, after po nun, next po natin ilalagay dito is yung ating condensed milk. Ayan, guys. So, any brand naman po, pwede po kayong gumamit. And after po nito, guys, ganun din po yung procedure. Ibibit nyo lang ulit po siya. And mga 2-3 minutes lang po, okay na rin po yun. After that, is ilalagay niyo na po yung mga ingredients na gusto niyo pong idagdag sa inyong ice cream base. Basically guys, pwede na po talaga yun. Bali, 2 ingredients lang naman po yung kailangan sa paggawa ng ice cream. But then, of course, if you want to make it more tasty and special, syempre, gagamit po kayo ng iba't ibang ingredients na gagamitin yung pampalasa sa inyong ice cream base. So, ayan guys, gumamit po ako ng iba't ibang chocolates. Mayroon po akong ginamit na cake bar and then cookies and cream na flavor dito. Basically, ito po talaga yung ginagamit ko yung cookies and cream. But then, syempre, na-curious po ako. What if paghalu-haluin ko na lang po yung mga ingredients ko dito sa bahay. So, ano po kayong kalalabasan? So, ayan na guys. Ito na. Sobrang excited na po ako kung ano magiging lasa nitong aking DIY ice cream ngayon. Actually, sponsored na po lahat itong ginamit ko. And sobrang thank you lang po sa mga nag-sponsor sa akin ito. At least, diba, maggamit ko po siya sa paggawa ng aking DIY ice cream. So, ayan lang guys. After nyo pong paghalu-haluin yung mga ingredients nyo, is gagamit po ulit kayo ng mixer para sa ganun is mag-dissolve po yung anyong mga nilagay na ingredients. And after that is lalagay nyo na po siya sa container and if i-freeze nyo na po siya overnight para mag-thick po yung texture ng inyong ice cream. So, ganyan lang po kadali guys. So, ano pa hinihintay nyo? Gawa na rin po kayo ng inyong DIY ice cream. So, stay tuned lang po! So, gumamit rin po pala ako ng chocolate topping dito. Pampaganda lang po ng ating finished product. So, optional naman po ito guys. Depende rin sa inyo kung ano po yung gusto ninyong gamitin. So, ayan po. I-freeze ko po siya overnight. Later. And then, tcharan! Ayan na po yung ating DIY ice cream. So, sobrang excited na po akong tikman guys. Feeling ko sobrang sarap nito and sobrang sweet. So, tamang-tama po ito sa mga nagre-crave ng ice cream. And then, syempre,
sa mga stress po. Tamang-tama rin po ito para sa inyo at para sa akin na rin po, guys. So, ayan guys. Malapit ko nang maubos yung aking DIY ice cream. So, sobrang sarap po talaga nung kinalabasan. So, ayan. Sobrang nakaka-mouth-watering po talaga ito. So, what are you waiting for? Gawa na rin po kayo. Ayun na guys. Thank you for watching. And more hugs and kisses. God bless everyone. And see you in my next vlog. Bye!